ilang senador naman naghain ng kani-kanilang bersyon ng panukalang batas para sa diborsyo. Gitpa ng isa sa mga mababatas, sisiguraduhin na hindi masisira ang pamilyang Pilipino sa panukala. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Eunice Samonte. I tried, no? We tried, my husband and I tried to work on the relationship. But it took a toll on our kids. So I have to save my kids. So yung mga anak ko, sabi nila, ma, tama na. Halos isang dekada rin nagtiis si Mav sa kanyang asawa. Bagamat sinubukang ayusin, hindi na talaga kaya kapag mga bata na ang naaapektuhan. Ilan sa kanyang mga anak, nagrebelde pa nga dahil sa kanilang hindi pagkakaunawa ang mag-asawa. Kaya naman napagpasahan niyang makipaghiwalay na para sa kapayapaan at paghihilom ng pamilya. Ano pang sisirain sa isang sirang pamilya? Sira na yun. Okay. Kaya nga ang divorce is not for everybody. Para ito dun sa mga sira na, ang mga marriages at ang pamilya. So just give us an option. No? Give us an option for those situations na wala na kaming kawala eh. Kaya naman siya at ang grupo nila sa Divorce Pilipinas Coalition parang nabunutan ng tinik dahil muling sinusulong ngayon sa 19th Congress ang panukalang divorce. Kabilang sa mga nag-priority bill nito ay sina Senator Robin Padilla, Senator Risa Ontiveros at Senator Rafi Tulfo. Para kasi kay Tulfo, sa dami ng mga nagrereklamo sa kanilang asawa ay marapat lang nabigyan ng solusyon kung hindi na talaga nagkakasundo. Pero sa kanyang divorce bill, gagawin niyang mahirap ang kumuha nito para hindi naman maabuso. Hindi to ang easy way. Kung iniisip ng iba, aha, maging katulad ng Vegas, magpapayla ko ng divorce bukas, sa makalawa, approve na. Hindi. Sorry. Mali ang pagkakaintindi niyo. Ang sa akin, dadaan pa rin kayo sa butas ng karayom. Si Senator Robin Padilla naman, nakasama sa top 10 priority bill ang divorce, naging makata na rin ito, nagsabihing mayroon talaga mga taong minahal mo pero hindi talaga para sa'yo. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos. May mga bagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kumpiyansa rin ito na kaya niyang idepensa sa Senado ang kanyang panukalang divorce dahil hindi naman ito ang sisira sa pamilyang Pilipino. Sabi nga po nila, baka daw itong panukala na ito ang sisira doon sa kasal. Eh hindi po. Ito pong panukala na ito ang nagbibigay proteksyon doon sa kasal na masakit man pong sabihin ay sira na. Pero hindi ito magiging madali dahil ang simbahan tutol rito dahil imbis na pagtibayin ay pinaghihiwalay umano nito ang marital bond ng mag-asawa. Depensa naman ni Senator Risa Ontiveros na author ng Dissolution of Marriage Bill ay hindi ito sasaliwa sa pansimbahang aspeto ng pamilya dahil legal relationship lang ang saklaw nito. Hindi nito aapektuhan ang pagpapahalaga ng iba't ibang mga religious groups at simbahan, faith communities sa sakramento ng kasal. Hindi nito aapektuhan yung mga malulusog na kasal. Para kasi sa mga apektado nito, hindi naman simbahan ang magdedesisyon para sa kanila. Yung slavery and illegal detention, those are criminalized under the Universal Declaration of Human Rights. To deny access to divorce is to deny a person of his liberties. Para kasi sa iilan, labag rin sa human rights ang pananatili sa isang relasyon na napipilitan na lang. Naniniwala ang mga umaasa dito na malaki ang tsansa nito sa 19th Congress. Pero kung hindi na kasi aniya kaya ng unlimited chances, ay baka kaya naman ng second chance pero para sa mga mas nararapat. Eunice Samonte, para sa Bayan.